female siya pero pinakamadami engagement or pinakamarami siyang nakuwang mga deals, di ba? So that's something. So very interesting. Ano meron sa kanya? But in spite of female, marami pa rin siyang clients. Okay? So, for example, the only YouTuber that tackled this topic. O, di ba? May distinction. Ikaw lang YouTuber na ganun. For example, the only rockstar vlogger. Yeah? Ako lang yun. Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc or if you want to start, advertise or improve your business, sa lahat ng mga startup CEO, startup entrepreneur, we can help your business. Tingnan natin, review natin ang inyong business model and marketing strategies. Okay? And sa lahat ng mga gustong mag-join sa aking team, of course, IMG Rockstar for your free financial education and investment opportunity. Mag-message ka lang dyan po sa aking page or sa aking personal FB. Nandiyan lang po sila. Okay? Alright, so nandito tayo ngayon sa ating bagong headquarters na Rockstar. Dito po sa Paranaque, no? Secret mo na saan. Papunta nyo ako. Alright, so 3 marketing strategies to sell more. Yan. So, alam mo, napanood natin kahapon si Sir Ty Lopez, no? So, may mga nakuha tayong ideas na si-share natin ngayon sa inyo, okay? So, ang ganda kasi ng mga comment niya, tinanong niya yung website ng mga nanonood sa kanya dun sa conference na nag-comment siya, nag-suggest siya. So, ito, meron tayong summary, no, ng ibang sinabi niya, okay? So, let's go? Let's go! Okay. So, unang-una, alright? So, ito, bago ko sabihin, kanina, papunta kami dito, yung sabi ng director ko, sabi niya, Doc, sabi niya, ano ba? Bibili na ba natin camera? Kasi tinignan ko to, mas gaganda ka dito. That word na sabi niya, mas gaganda ka dito. Sabi ko, sige, bilhin na natin. So, nagulat siya, nag-yes ako. Kasi maraming beses niya na po sinabi sa akin na, Doc, bilhin natin tong camera na to. Kasi ganito, mas malinaw, mas ano. Sabi ko, sige, iyan mo lang. Ilagay mo lang sa listahan. Nasa pipeline lang. Pero nung the moment na sinabi niya na, Doc, gaganda ka dito. Ano sabi ko? Yes. Ano yung word na ginamit niya? Mas gaganda ka dito. Something personal, something relatable. Naka-relate ako and it will improve my life. It will improve myself. So try to review ano yung marketing strategy natin. Are you talking about your business or are you talking about your clients? Kung paano siya mag-improve. Alright? So yung word natin, for example, OFW. Anong pwede mong i-sabihin sa mga OFW? Sabi mo, maganda po itong programa namin. Inayos namin to. Eh, pakalam na ito kung inayos mo yun. Di ba? Maganda itong programa namin na to. Pinaghirapan namin to. Di ba may mga ganong napabasa natin? We work, our team work on this program for 2 years. Eh, ano kayo sa kanya yon? Why don't you tell them that that program can change their life? That that program can improve their system? That that program can make them more happier, more efficient? So try to review your marketing strategies. Make it more relatable. So, halimbawa, OFW po, may sample tayo dito. Ano ba yung problem ng mga OFW, di ba? Hindi sila nakakaipon. So sabi mo sa kanila, gusto mo bang mag-ipon ng mabilis? Gusto mo magkaroon ng investment kahit nasa abroad ka? Okay? So, that's the first. Alright? So, second, abang tayo magkakape. Tingnan natin yung kape dito sa Paranaque. Sarap po. By the way, ang schedule po ni Rockstar dito ay every Friday. So, sa lahat ng mga business owners na nandito sa Metro Manila or nasa Cavite, bandang South, no? So, pwede na tayo mag-meet dito po, sa somewhere here. Mag-message lang kayo. Yan. Ngayon na. Kasi every Friday, siguro 3 slots lang available natin. Okay? Next, number 2, always remember the power of numbers. Lahat na mga pinopost natin, whether website, social media mo, dapat may numbers. Because people are looking sa numbers. Alam mo, meron akong isang nakita sa TikTok. Sabi niya, thank you everyone for 1 million views. Nakita ko, may 1 million views. Anong ginawa ko? Pinanood ko. Kasi 1 million is 1 million. So very interesting, di ba? Paano nagkaroon ng 1 million views yun. So, pinanood ko siya. So, it's all about numbers. Lagyan mo ng number ang yung tagline. Lagyan mo ng number whatever you are posting. People will always look sa number. Okay? So, for example, yun nga, over 1 million sold for only 3 weeks. Nakita nyo sa ibang books, dinadala yung mga iba namin books eh. Di ba meron nakalagay, more than 1 million sold in just 1 year or something like that. So, anong gagawin mo pag nakita mo yun sa national bookstore?
hindi ka bibili. Bibili ka, di ba? Makikita ka, sabi mo, kung ano, 1 million, ano meron sa book na yun? So you will buy, di ba? Don't forget the number, the power of numbers. Lagay natin na we already sold 20 items in just few minutes, di ba? Numbers, right? Okay? So that's the second. There's power in numbers, okay? And last po, okay, use distinctive words to make it more interesting. For example po, okay, ito binanggit ni Tay Lopez. Hindi po saktong ganito, pero example niya, the only female speaker but with high engagement. The only female speaker but the most number of engagement. Diba? So, female siya pero pinakamadami engagement or pinakamarami siyang nakuwang mga deals. Diba? So, that's something. So, very interesting. Ano meron sa kanya? But in spite of female, marami pa rin siyang clients. Okay? So, for example, the only YouTuber that tackled this topic. O, diba? May distinction. Ikaw lang YouTuber na ganun. For example, the only rockstar vlogger. Yeah? Ako lang yun. Diba? Use distinction. For example, ngayon, inaayos ko kasi posting namin sa IMG Rockstar. Kasi bago lang kami pero naka-top 3 kami. Sa IMG yun ha, buong IMG, we are more than 5 million. Imagine mo. Members yun, pero sa SMD leaders, madami na rin. Pero at least, di ba, number 3 kami. So pwede nating lagay, we just created our team and yet we reached that high. Top 3 ang rank namin. Di ba? Use distinction. Ang purpose to make it more interesting sa tao. Magiging interesting sila, alamin ano meron sa kanila. Di ba? Okay? So Gilibers, tatlo lang to. 3 marketing tips para matulungan namin kayo, okay? So, sa lahat ng mga business owners po na you need marketing strategies more, so, pag-usapan natin. Kasi mayroon mga suggestion din si Tay Lopez doon kasi may tinina siya isang website. Ang tao doon, cartoon. Sabi niya, bakit? Ang ano mo ba, cartoon? Ang client mo ba, cartoon? Bakit ka cartoon doon, di ba? So, tina natin. Let us review, okay? But this 3 can help your company or your business, okay? Make it more relatable. And always use or remember the power of numbers and use distinctive words, okay? Okay, mag-message na kayo sa lahat ng mga CEO, startup entrepreneur, okay? So, basta nandito tayo sa Paranaque every Friday. 3 slots lang po yan. So, you can personally go here. Kung gusto nyo tingnan ang ating studio, pagsipan ko. But we can meet somewhere, okay? Like ngayon, meron kaming minamanage na isang business from Laguna. So, pwede pong consultation and management. Ibig sabihin ng management, pwedeng 6 months contract or 1 year contract. Okay? Maraming salamat! And please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go. Thank you po. Kapi po. Kapi tayo.